Hi guys! Welcome sa ating channel. And syempre, for today's video, ang gagawin natin, maglilinis ako ng halaman na may mealybugs. Nakita ko kasi na may mealybugs yung aking syngonium. Pakicorrect na lang po ako kung mali po ang tawag ko, pero alam ko po kasi ito po ay syngonium. Nagkaroon kasi siya ng mga mealybugs, napakadami. Kabibili ko lang nito sa Evelyn Garden, tapos naging ganito. Gusto ko kasi siyang paramihin. Syempre, alam nyo na, nagdebenta ang atin nyo, kaya kailangan marami akong mother plant na yung madadaling buhayin, yun napili ko yung syngonium. Ayan yung syngonium na maraming mealybugs sa loob. Pakita ko po sa inyo yung mealybugs na sinasabi ko. Guys, nandiyan yung mga mealybugs na nagtatago. Ayan o, kung makikita nyo, ayan siya. Nakadikit siya dyan. Ayan, ito o. Ayan, napakadaming mealybugs, diba guys? Hindi ko malaman kung ano ba gagawin ko dito. Ayan, Diyos ko po, ala. Oh, no! Ala, ang dami. Grabe, papatayin niya ang halaman kapag di ko ito tinanggal. Kaya po, ayan, kailangan ko siyang isa-isahin kasi napakarami pala ng mealybugs. Oh. Kaya pala, ang pangit na ng tubo niya yung mga nagiging, nagkakaroon siya ng mga, ayan, ang daming mealybugs. Tapos, ayan, napakadaming mealybugs. Diba? Kaya kailangan natin solusyonan kasi nakikita nyo ba na medyo nagiging pangit na yung dahon niya. Na parang, ayan, pumapangit po siya. Kaya kailangan ko na siya alisin yung mga mealybugs na yan nakatago dyan. Start na tayo na magtanggal ng mga mealybugs dito. Gamit lang ako ng alcohol. Ito yung pinaglagyan ng basyo ng, ano, ng pabango. Tapos gamit lang tayo ng bulak, spray lang natin dito or dito mismo sa halaman. Kasi mas safe gamitin yung alcohol. Kasi yung iba, syempre, delikado. Ayan. Tapos ipupunas lang natin to. Mag-i-spray din ako dito. Tapos ipunas lang natin dun sa part na may mealybugs para matanggal din siya. Kasi grabe na yung mealybugs nito eh. Grabe talaga, diba? Nakita nyo naman na sa ilalim ng dahon. Diba? Alisin natin yung mga ano na yan. Nakita ko lang din to sa kay Sis Marge na ganito yung ginagawa niya. Kaya kapag may nakita ako na ganito, yun din yung ginagamit ko. Iisa-isahin natin yung mga dahon kasi grabe naman kasi talaga. Yung mealybugs, oh, tingnan nyo naman kung grabe. Ayun, kamusta nga pala kayo? Kasi, diba, sobrang maulan ngayon. Kamusta sa mga ilang lugar na medyo maulan. Kamusta kayo? Sana okay lang kayong lahat. Natawag ako nila nila. May tumawag kasi sa akin yung nagbebenta ng isda. Nagpagawa kasi ako ng isda. Tilapia. Hello kay tatay na nagtitinda ng tilapia. Ayan. Kaya kahit di po kami lumabas, merong mga nagbebenta dito. Ayan. Lagyan natin yung mga ilalim. Kasi doon pala nagtatago yung mga mealybugs dito sa syngonium. Grabe sila. Ito po sa amin. Palaging kahit tapos na yung bagyo, baha pa rin. Baha pa rin dito. Hindi masyad din natatapos ang ano. Basta ano, may kasi dito na palaging high tide. Grabe oh. Tingnan nyo naman. Grabe nang nakukuha ko. May mga hayop. Hindi natin to inagapan. Mas dadami siya nang dadami. Kesa naman dumami, di ba? Mas mahirap alisin. Ito nga lang, napakadami na. Ayan. Salamat nga po pala sa mga nagko-congrats sa akin kasi nakuha ko na yung Google AdSense natin. At po sa mga nag-congrats sa akin, salamat po. At dun sa mga, ano, mga kaibigan ko na katulad kong baguhan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta vlog lang ng vlog. Ayan. Pati yung ano niya, yung sanga, nagkakaroon.
Gano'ng kadami yung ano. Ayan o, nakita ko sa inyo. Ayan, napakadami, di ba? Kaya kailangan talaga nating alisin. Alisin talaga itong mga ano na to, mealybugs. Na maraming hayop sa ating mga halaman. Kaya kailangan din talaga kahit maulan. Ako pagka tumigil yung ulan, kasi paulan-ulan pa rin dito sa Bulacan eh. Uulan, aaraw, ganun. Pero tinanggal ko na yung ano ko. Yung tabing ng mga succulents ko. Bahala na po kung mabuhay eh. Kasi ang hirap po nililipad. Pakita ko po sa inyo nung naglagay ako ng tarapal. Diba, mahirap din. Kasi baka mamaya, sa halip na makatulong sa halaman, mabagsakan pa yung mga halaman ko. Lalong madisgrasya. Saglit lang po itong ginagawa natin. Basta, ano, punasan lang natin yung may mga parte, sprayan natin yung may mga parte na maraming mealybugs. Pagka, ano, nag-spray kayo, lalagay nyo din siya sa malilim lang or sa shaded part ng garden nyo. Kasi po, baka masunog po yung kanyang dahon kapag ka kaka-spray nyo lang tapos nilagay nyo na. Or kahit anong pesticide naman, magpo-propagate tayo nito. Po sa mga hindi nakakilala sa akin, nagbebenta din po ako ng plants. Punta lang po kayo sa page ko, minsan po doon, or sa FB ko. Minsan po kasi doon po ako nagpo-post ng mga ipobenta kong mga halaman. Ayan. Punas-punas lang. Ang daming nangyaring casualty sa aking garden nung nakaraan. May lumambot yung sa baby sunrose ko. Hindi ko akalain kasi first time na nangyari sa akin yun. Na pagpala ganun na halos 1 linggo na mahigit kasi yung ulan dito eh. Pagpala ganun, dapat pala isilong mo na. Kasi hindi niya kakayanin na basang-basa ng halos 1 linggo yung kanyang mga dahon. Spray na natin, ayan, para mamatay na talaga sila ng tubig. Ipo pala nagsilip-silip ako kahapon sa garden. Kung hindi, baka makita ko na lang na naninilaw na siya or ano. Kasi mas mahirap maghabol nun. Pero ito namang singgonya, dali naman siyang tumubo uli. Gusto ko lang mag-vlog ngayon. Gusto ko lang ma-share sa inyo kung ano ba ginagawa ko dito sa mga mealybugs. Na-try ko na din naman yung naglalagay ng neem oil sa water. Pwede din po yun, neem oil. Tapos konting liquid soap and baking soda. Pwede naman din po kahit walang baking soda. Pwede naman yun. Kahit na ano lang. Kahit na neem oil lang. Konting neem oil. Nakita nyo po yun sa vlog ko. Nakita nyo po yung may baking soda. Pero pwede din namang wala. Please do subscribe na po sa aking channel. Tapos pakiclick nyo na din po ang bell para po ma-notify po kayo sa tuwing meron po akong bagong videos. Singgonyo naman po hindi siya masyadong alagain. Hindi naman sa totaling hindi alagain, pero ano naman siya. Masarap siyang alagaan kasi nakita ko nga, pero dati sabi ko nga sa inyo kapag wala talagang idea sa paghahalaman, katulad ko noon, nag-alaga ako noon ng singgonyo. Hindi ko nga alam na singgonium yun. Akala ko kaledyum. Kasi magkamukha, parang halos magkamukha siya ng dahon. Yun pala, magkaiba pala yun. Nagsabi lang sa akin ay si Ate Jennifer. Siya lang po yung nagsabi sa akin. Subscriber ko po siya na taga Bulacan din. Doon ko lang nalaman na magkaiba pala yun. Tapos habang tumatagal, na ano ko na magkaiba nga. Akala ko kasi magkamukha. Kasi halos magkamukha po talaga sila. Maya-maya, magluluto na naman si ate. Kaya sinisingit-singit ko lang po talaga yung paghahalaman. Dahil kailangan natin yan sa ekonomiya ng ating garden. Ayan. Check nyo na din po yung mga halaman nyo po. At baka meron na ding mealybugs. Ayan. Sino po nakaka-relate sa akin na ito yung ginagamit na alcohol para matanggal yung mga mealybugs sa inyong mga halaman? Comment down below kung sino po kayo na gumagamit din ng alcohol. Alam ko si Sis March, si Mamita Gina, yan yung mga gumagamit ng alcohol din. Kasi kay Sis March nga namin natutunan yan.
nagagamit ng alcohol and cinnamon powder. Ayan, sa kanila namin natutunan. Sa kanya namin natutunan. Bumili po ako sa La Evelyn. Ito na siya eh. Nakapaso na talaga siya nung binili ko. Mga houseplant ko po, doon ko po sila nilalagay sa ilalim ng table. Kasi nga po, wala po akong space, wala akong lugar. Gusto ko nga po bumili ng net kapag gusto kong mag-net para hindi sila yung sapul na sapul sa araw. Kahit kalahati lang ng garden ko. Yan po. At saka po kaya din ako nagbebenta kasi nga po limited lang din yung kailangan na ilagay ko sa garden. Hindi pwede na marami kasi mabigat. Yun lang po yung kagandahan sa talagang may garden eh. Pero someday sana magkaroon din ako niyan. Pero hindi sana, magkakaroon din ako niyan. Ayan. Sa mga katulad ko na nangangarap na magkaroon ng magandang garden. Normal na lupa na pwede mong taniman ng mga gulay, ganyan. Gusto ko din po kasi yung mga ganun. Mga gulay at prutas na pwede mong maani kapag ka ikaw magluluto, may maaani ka sa bakuran mo. Sa akin kasi po hindi mahirap po talaga. Kasi bubungan po siya. Minsan po nagle-less soil ako eh. Mas inaano ko yung ipa. Ayan. Yung ipa po. At saka pamis. Maraming pamis. Ngayon po, gumagamit na din ako ng uling. Kasi maganda daw yun. Nakita ko yung siya kay Inday lang. Awi. Miss Adele. Ayan. Gumagamit din siya ng uling. Si Sir Hermes Onaho. Gumagamit na rin siya ngayon. Ayan. Gumagamit po ako nung nakakaraang vlog ko. Kung kayo po ay nakikita nyo po yung mga dati kong vlog, makikita nyo na gumamit po ako ng huling doon. Maganda daw siya sa halaman. Ayun guys, salamat sa panunood nyo. Sana kahit ganito lang na nagdinis-dinis lang tayo sa ating singonium, nag-enjoy po kayo. Ayan, ito po yung ating singonium na malinis na. Nalinisan ko na po siya, ayan. Nalinisan ko na siya at sana maging okay na siya kasi tingnan nyo naman yung nagiging resulta ng ng kanyang tubo. Parang alam nyo yun, ang liliit. Parang ang bagal ng growth niya. Comment down below din po kung kung talagang ganito ba talaga yung pagtubo ng ganitong klaseng singonium. Yung leggy na lang po yung pag-share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa pagsama. Palagi nyo pong tatandaan na always be happy because life is a blessing from God. And syempre, keep safe everyone. And see you all sa aking next video. Bye! Nandito ako sa taas ng garden kasi may nag-order sa akin ng halaman. Si Ate Donna Bella Kabatay. Hello po! Ayan, siya yung nag-order sa akin ng halaman. Kukunin na natin yung plants. So, itong pillow plant na to. Ayan. Ito na lang yung bibigay ko sa kanyang pillow plant. Hindi nga siya ng tatlong perasong halaman sa akin. Ito yung burus tail na binili niya sa akin. At saka itong sanse. Ayan. At saka itong jade. Itong jade na to na 1 year na sa akin. Itong jade leaf na to. Hindi niya nang ipropagate yan kung gusto niyang magkaroon ng na bonsai. Ayan. Kaya pwede niya nang irepat to kung gusto niya naman ng mas malaki-laking pot. Pillow plant na to. Ayan, sana magustuhan niya. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Umulan na naman. Ay, basa na naman ang bubong. Pero nakita niyo ba yan? May rainbow. Lucky. Diba? Wow! May rainbow. Ang ganda. Oh, ayan, ganun pa na. Oh, ayan, mapapunta dun. Ganda. Grabe. Ang ganda. Lalayo ako guys para makita nyo ha. First time ko itong makita sa bubong. Na may rainbow. Diba? Sobrang ganda. Ayun o, nandito siya. Nandito siya, papunta doon. Ang ganda o, papunta dito. Diba? Sobrang ganda. Oo nga eh, mawawala-wala na no. Pero maganda pa rin siya, oh.
Ngayon, medyo matingkad pa rin siya. Grabe yung ganda. Ngayon ko lang nakita. Thank you, Lord.